Hello mga ka-province life, ngayong araw nga ay kumuha tayo ng rice hull. Para sa mga ka-province life natin na laging nagtatanong kung ano nga ba yung gamit natin sa sahig ng ating babuyan or yung buildings nila. Ang ginagamit po natin mga ka-province life ay yun nga rice hull. Yung rice hull po ay balat ng palay. Mamaya ay ipapakita natin kung paano to kayo kumuha at kung saan natin kinukuha yung rice hull mga ka-province life. Yun nga, dahil nga medyo malalim na yung sahig ng ating babuyan, medyo nahihirapan silang kumain. Lalo na pa ngayon at palaki na sila ng palaki, kaya napakabilis lang lumalim yung ano nila, yung sahig nila. At saka nahihirapan silang kumain. Lalo na ngayon na masyado na silang lumaki at nagsisiksikan na sila sa kainan nila. Nagtutulakan, nagsisiksikan. Bukod sa nagsisiksikan at nagtutulakan sila ay yun nga, yung hirap silang abutin yung pagkain nila. Mas maganda kasi pag relax lang yung baboy na kumakain mga ka-province life, para syempre maganda yung busog nila, hindi sila nahihirapan, para okay yun mga ka-province life. Malaking tulong yun kasi pag relax lang yun ating mga baboy. Kaya ngayon ay kukuha tayo ng rice hull, ay papakita natin sa ating mga ka-province life natin, na lalo na sa mga ka-province life natin na nagtatanong kung ano nga ba yung ginagamit natin na sahig sa ating babuyan. Yun nga, tapos nang kumain yung mga baboy natin ngayong umaga, mamayang tanghali ay ipapakita natin yung kung paano sila kumain na meron ng bagong rice hull yung kainang kanilang sahig, at naabot nila kung gaano ka-relax kumain pag maganda na yung rice hull nila. Yun nga, at dahil hindi natin nakuna ng video yung unang pagkuha natin ng rice hull, at dahil dalawang trip yung ginawa natin, unang trip natin ay 19 na sako ng rice hull. Yung 19 na yun ay ibubuhos muna natin mga ka-province life bago tayo bumalik na naman para kumuha ng rice hull. Bukong na siya lang. Ina pa ngayon pa yan po. Ay, wala. May mati mga kasta, durok ko na daw. Yun nga mga ka-province life, nandito na tayo upang kumuha ng rice hull. Iba naman tong pagkukunan natin ngayon ka-province life, hindi tulad nung dati ay ngayon ay dito tayo sa kabila, mas malapit sa bahay namin pero mas malayo sa ating babuyan. Dahil nga wala yung may-ari sa kabila, kaya dito tayo kumuha. Do you think you know me?
ang kagandahan dito sa amin mga province life ay libre lang yung rice hull natin. Yung iba kasi ay binibinta nila ng sa ibang lugar daw ay 10 pesos yung isang sako or 20. Dito sa amin mga province life ay gustong gusto nila pag may humihingi ng rice hull kasi para walang stock yung ano nila. Kasi nga maliit lang yung mga rice mill nila. Pag napupuno kasi yan mga province life ay problema din yan ng may-ari. Kaya yun, napaganda dito, libre lang kumuha. Kaya minsan, kaso nga lang minsan ay nauubusan din at kailangan mo maghintay ulit na mayroon na. Kasi nga yung pinagkukunan namin ay dalawa lang. Yung pinagkukunan natin ngayon ay ito yung dating pinagkukunan natin. Yung mas malapit sa atin na mga rice hull ay pumunta kami kaninang umaga. Yun nga, wala yung may-ari. Kaya hindi naman pwedeng kumuha lang tayo kahit libre na wala yung may-ari. Kailangan pa rin nating magpaalam. Kaya dito tayo sa mas malapit sa bahay namin. Malapit lang to sa bahay namin mga ka-province life. Kaso nga lang mas malayo sa ating babuyan. Ito nga mga ka-province life, yung pangalawang trip natin ay 18 na sako, 18. Ito na po yung pang-stock natin para pag sakaling lumalim ulit ay meron na naman tayong idadagdag. Yan nga, at nalagyan na natin ng bagong rice hull yung ating ano. Mamaya ay papakainin na natin sila dahil yun nga, maingay na sila dahil gutom na. At dito ay nagtambak din tayo dito, nag-stock din tayo dito. Sa mga susunod na linggo ay ilalagay na naman natin to dahil sigurado akong lalalim na naman to dahil yun nga, mabigat na yung baboy natin at binubungkal din kasi nila. Kaya ngayon mga ka-province life ay ipapakita na natin yung pagpapakain natin. Yan nga mga ka-province life, kumakain na yung mga baboy natin, napaka-relax lang. Ito yung mga baboy natin na mas maliliit. Kung nakikita nyo yung mga katawan nila mga ka-province life, ang lalaki, ang bibigat, napaka-bibigat tingnan. Ito yung kagandaan mga ka-province life pag laging meron tayong stock ng rice hull para hindi sila hirap kumain. Medyo marumi nga lang dahil yun nga, kapapapalit pa lang natin ng rice hull. At ito naman yung mga malalaki nating mga baboy mga ka-province life. Kung kita nyo ay nagsisiksikan palagi sila. Halos hindi na sila kasya sa kanilang kainan. Nagtutulakan. Kung nakikita nyo yung mga puwit nila mga ka-province life, napakalaki. Nasa 60 to 70 kilos na to sila. Isang buwan at kalahati or dalawa ay pwedeng-pwede na natin itong mabinta, itong mga alaga natin. Kaya sa mga susunod siguro na mga batch ng aming baboy ay ganitong lahi pa rin yung kukunin natin. Yung pitrin at saka ano, durok. Durok yung tatay at large white yung nanay. Pitrin yung nanay, large white yung tatay, parang ganun. Crossbreed kasi ito mga ka-province life ng pitrin large white at saka durok large white. Kaya napakaganda yung katawan nila, napakakalaki ng mga pigi, ng mga likod, ng mga legs. Halos lahat mga ka-province life ay malapad yung likod. Napakabigat tingnan, napakakabigat. Yun nga, ang kagandahan dito ay nakakatambay tayo sa loob ng ating babuyan. Habang kumakain yung mga alaga nating baboy ay shoutout muna tayo mga ka-province life. Shoutout nga pala kay Silister Binabo. Shoutout sa iyo ka-province life. Shoutout din kay Edelmar Clau from Iloilo. Madamukit nga salamat kay nagasuporta ka sa akong channel ka-province life. Edelmar Clau from Iloilo. Shoutout. Shoutout din kay Roy Pinapiel. Watching from Japan. Maraming salamat sa mga kabayan natin na laging nanonood sa suporta. Roy Pinapiel from Japan, shout out sa iyo. Yun nga mga ka-province life, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.